Hindi maganda ang unang impresyon ni Priya sa boss niyang si Nathan. Hindi maganda ang unang pagtatagpo nila. Sungitan ba naman siya nito? Pero sa paglipas ng mga araw, unti-unti niyang nakilala ang pagkatao nito. Mabait at mapagkalinga pala ito. Napatunayan niya iyon na magkasakit siya at inagraan siya nito. Hindi nakatakatakang nahulog ang loob niya rito. Ang akala niya may pag-asa siyang matutugunan nito ang damdamin niya. Kaya buong pusong pagtitiwalang ipinagkaloob niya ang kanyang sarili rito. Pero mali pala siya. Nalaman niyang may iba pala itong mahal. Yun ay ang ex-girlfriend nito na hanggang ngayon, hinihintay pa rin itong balikan ito. At nang bumalik sa bahay nitong babaeng iyon, basta na lang siyang sinantabi nito. Her heart was torn into tiny pieces. Gayunman, patuloy niyang minahal ito. Maghihintay siya kung kailan mababaling ang pagtingin nito sa kanya. Pagod man sa mahabang biyahe, masayang masaya si Priya. Sa wakas, makikita na uli niya ang nanay Melba niya. Miss na niya ito. Halos 2 taon din kasi niyang hindi ito nakita. Iniwan niya ang munting banila sa Dumaguete upang magkahanap ng swerte sa Cebu. Pinalad naman siya at maayos na nakuhang trabaho roon bilang call center agent. Ngunit sa kasawi ang palad, nagsara at lumapit sa India ang kumpanyang pinapasukan niya, dahilan para mawalan siya ng trabaho. Pampalubag loob na lamang at meron siyang natanggap na severance pay kahit papaano. Bahagi ng perang iyon ang ginamit niyang panggasas para makauwi siya sa kanila. Napabaling ang tingin niya sa labas ng maliit na bintana nang sinasakyan niyang ferry boat. Tanging ang malawak na karagatan lamang ang tanawing nakikita niya. Naiinip na siya. Hindi na siya makapaghintay na makadaong sila. Ang balak niya ay magbakasyon muna sa kanila kahit isang buwan lamang at pagkatapos ay babalik ulit siya sa Cebu para maghanap ng bagong trabaho. Limitado kasi ang oportunidad sa lugar nila kaya kailangan pa niyang dumayo sa ibang lugar para makakuha ng maayos sa trabaho. Tapos siya ng kursong Commercial Science sa Zeleman University. Sayang naman ang tapos niya kung niya magagamit ang pinag-aralan niya. Sa wakas, dumaong na rin sila sa Dumaguete Port. Isa siya sa mga naunang umamis mula sa ferry boat. Sinuwerte naman siya at ang mga gamit niya ay unang nadiskarga ng tripulante. Sa harap na magpalipat-tipat ang jeepney, pinili niyang umarkin na lamang ng habal-habal ang kanilang bersyon ng tricycle. Nagpahatid siya sa bahay Kalinga na matatagpuan sa sitio Bagoo. Hindi niya totoong ina si Nanay Melba. Isang soltera ito at ito nagpapatakbo ng Balay Kalinga Foundation, isang home for unwed mothers. Sa tahanang iyon siya lumaki at nagkaisip. Ang kanyang totoong ina ay dating ward noon. Pumano ito nang isilang siya. Wala nakakakilala dito sapagkat isang dayo ito sa kanilang lugar. Walang kung saan ito nanggaling o kung sino man ang mga kaanak nito. Hindi malaman kung kanino siya ibibigay. Dahil nangungulila sa isang anak si Nanay Melba, sarap na ibigay sa bahay ampunan, ang nalalabing pwedeng pagdalhan sa kanya ay ito na ang umampon sa kanya. Pinalaki siya nito, kinalinga, pinag-aral at tinuring ng sariling anak, kaya naman mahal na mahal niya ito. Huminto ang tricycle na sinasakyan niya sa tapat ng gate na gawa sa rehas na bakal. Pagkaraan ng halos 4 oras sa paglalakbay, sa wakas ay narating din niya ang destinasyon niya. Umibis siya at binayaran ng Priya? Ikaw ba yan? Napalingon siya sa tumawag sa kanya. Sumilay agad ang isang malapad ng ngiti sa kanyang mga labi nang mamataan niyang matatandang lalaki may hawak ng walis tingting. Mangkulas! Tili niya. Ito ang hardinero, karpintero, tubero, latero at lahat-lahat na ng bahay Kalinga. Binitawan ito ang hawak at talidalay sinilubong siya. Ito na ang nagbibit ng mga gamit niya. Mangkulas! Hain na si Nanay Melba? Tanong niya na ibig sabihin ay nasaan na si Nanay Melba? Tumugon naman ito sa wika din nila. Nasa loob. Itong batang to, hindi ka man ang nagpasabi na darating ka. Sana'y nasa lubong kita sa pier. Gusto ko kasi kayong sorpresahin. Naku, tiyak na matutuwa si Melba nito. Tinawid nila ang driver hanggang sa marating sila sa entrada ng malaking bahay. Isang lumang mansyon iyon na di umano ay donasyon na isang deboto ng patron ng foundation. Melba, Nora, halikayo, dali. Tiningnan niyo kung sinang dumating. Malakas na wika ni Mangkulas, pagtapak nila sa loob ng bahay. Si Nora ang may bahay nito at siyang nangangasiwa sa mga gawaing bahay. Nginitian at binati niya ang mga ward na nakita niya sa sala. Kasalukuyan nagbuborda ng mantel ang mga ito. Isa iyon sa mga pinagkukunan ng pondo ng bahay Kalinga. Itinitinda ang mga mantel at ang kitay na pupunta sa pang-araw-araw na gastusing bahay. Narinig niya ang pagtalak ni Aling Nora mula sa mess hall. Ano ba, Kulas? Kumakasigaw ka dyan, akalaing may sunog. Bakit ba? Sino man dumating at di ka maganda o gaga dyan? Hindi na nito natapos pa ang sinasabi. Sa puntong iyon, iniliwanan nito ang pinto at nakita na siya nito. Mimay!
Sukat ay tumili ito. Aling Nora! Tumili rin siya. Nagyakap sila, nagpalitan ng pagbati, at saka nagkamustahan. Ito, si Mangkulas at si Nanay Melba, ang tanging pamilya niya sa mundo. Bagaman hindi kumbenso na lang kanalakahan niyang tahanan, busog naman siya sa pagmamahal. Hi na si Nanay Melba? Tanong niya rito na makahanap siya ng puwang sa usapan nila. Nasa opisina niya, hala sige, puntahan mo na ako, pihadong matutuwa iyon. Ang isang salid sa unang palapag ay nilaan upang maging opisina ni Nanay Melba. Doon siya nagtungo. Kumatok siya ng dalawang beses at nang marinig ang katagang, Tuloy? Mula sa loob, tinulak na niya pabukas ang pinto. Ganoon na lamang ang panlalaki ng mga mata ng nanay niya nang makita siya nito. Naminta na ang mga luha sa mga mata niya. Kamusta, nanay? Aniya sa galalgal na tinig. Humakbang siya palapit dito. Tumayo naman to mula sa swivel chair at sinalubong siya ng yakap. Priya! Naku Priya! Ang anak ko! Emosyonal na saat nito. Ilang sandali rin silang nagyakap at nang magkahiwalay sila, ang unang tinanong nito ay kung bakit di siya nagpasabi na uuwi siya. Katulad din ang tinugon niya kay Mangkulas na itugon niya rito. Di dito ho muna ako, Nay, ng ilang linggo. Gusto ko ho kasi magbakasyon at pakasama kayo. Saad niya? Gusto ko rin yun, pero papaano ang trabaho mo? Sakalang niya sinabi rito ang sinapit ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Hindi niya masabi yun sa telepono sapagkat nag-aalala siya na baka mabahala ito. Iba ang dating ng balita kung sa telepono lamang niya yun sasabihin. Halos hindi na nakapagtrabaho ito ng araw na yun dahil sa sabik na nakipaghuntahan ito sa kanya. Come on, people! Think! Pinabayaran ko kayo para mag-isip. Pang-iiganyo ni Desmond sa mga kasama niya sa loob ng conference room. He stood like a king at the head of the table. Ang dalawang kamay niya ay nakapatong sa backrest ng executive chair habang ginagalang paningin sa mga tauhan niya. Sumali siya sa brainstorming ng ad and promo department ng San Miguel Beverage Company, ang negosyong iniwan sa kanila mag-ina ng kanyang yumaong ama. Siya na kaupong presidente at CEO ng YBC, a responsibility that he did not take lightly. Mas kilala ang YBC sa brand name na Fruz, na halo sa mga salitang fresh fruit juice. Yun ang kanilang pangunahing produkto. Meron silang iba't ibang bersyon niyon: powder juice, bottled, canned, foil pack at tetra pack. Marami rin silang variants. Sa huling bilang ay meron silang 12 flavors na nakalabas sa market. Sa kabila ng recession ay maganda pa rin ang takbo ng negosyo. Kamakailan lamang, naisip niyang magdagdag ng panibagong linya, ang Fruz Feet. It would be their no calorie, no sugar brand line. Sa sunod na linggo ang product launching ng Fruz Feet. Kompleto na ang kanilang introductory ad campaign. Ang pinagpupulungan nila ng mga sandaling iyon ay ang susunod na yugto ng kanilang promotion. Kailangan nilang masustain ang initial demand kaya hindi pa man, nag-iisip na sila ng panibagong marketing gimmick. Nagbigay ng mga mungkahi ang mga tauhan niya. Ang ibang suggestion maituturing na, pwede na. Ang iba naman binasura agad niya dahil walang katuturan ng mga iyon. Sir, what if we hold a fitness search? Ang mananalo sa contest gagawin nating endorser ng brand. Mungkahi ni Gary, ang assistant marketing manager. He liked the idea. Sa tingin niya, papatukin sa publiko with the right promotion of course. Besides, they really needed an endorser. Ayaw niyang kumuha ng isang celebrity. They were offering a fresh brand so they need a fresh face to endorse the product. We will go with Gary's idea. Pagdedesisyon niya. Hindi nagtagal, iniwan na niyang staff niya para pag-usapan ang mga detalye ng campaign. Nagbalik na siya sa office niya at hinarap ang iba pang trabahong naghihintay ng atensyon niya. That kept him busy until the end of the day. A week later, inilansad na sa publiko ang Fruz Feet. Sa The Loft at Rockwell ang venue ng product launching. Dinaluhan niya ng mga kilalang personalidad sa business, politics at showbiz. Masaya si Desmond dahil nakita niyang magtagumpay ang event. Siya nagbigay ng opening remarks sa pagtitipon. Pagkatapos ay nakihalubilo na siya sa mga panauhin. Half the time he spent talking business with his peers. The other half he spent flirting with the women in his house. Hindi ilan na nagpakita ng interes sa kanya. There were two things he was good at: his business smarts and his charm with the women. Women have never been a rare commodity where he was concerned. Hindi na niya kailangan mag-exert ng effort dahil mga ito ang kadalasang unang nagpapakita ng motibo sa halip na siya. Teenager pa lang siya, ganun ang siste. Batid niyang kung anong panghalina niya sa opposite sex. He had the looks, the status, and a hefty bank account. He had been born with all the three and he would remiss not to use them to his advantage. Maituturing niyang pagsasayang ng grasya kung hindi niya gagamitin ng pakinabangan ang mga biyaheng pinagkaloob sa kanya. Nathan, congratulations on the launch, man!
Saad sa kanya ni Tyrone Shing na makasalubong niya ito. The guy was being groomed to head the country's second biggest media empire. Hindi niya maituturing na kaibigan to dahil wala naman silang personal na ugnayan. He was a business contact more than anything else. In addition, in his field, contacts means influence and influence meant power. Ganun pa man, magaan ang loob niya rito. If they wanted to, he knew that they would be good friends. Thanks, man. I hope you're having a good time. Aniya, sure, it's a great party. For the next few minutes, they talk about the stocks and the economy. Excuse me, can I borrow this hottie for a while? Kasabay ng mga salitang iyon ay naramdaman niyang may humihima sa braso niya. Si Melinda ang nagsalita. Isa ito sa mga kaswal na karelasyon niya. He had a lot of those. By all means, he is all yours. Nakangiting pagpapaulak ni Tyrone bago ito tumalikod at tumayo sa kanila. I am horny lover. What are you gonna do about it? Mapangakit ang balon ni Jessica malapit sa tenga niya nang sila na lamang dalawa ang naroon. He smiled slyly. I think I have the antidote to do that, honey. He ended up spending one hot night on her bed. Melinda was not lying when she said she was horny. Habang nagbabakasyon si Priya, ginawa niyang kapaki-pakinabang ang kanyang sarili. Araw-araw nagtuturo ang mga ito ng tamang paraan ng pag-aalaga ng sanggol. Isa iyon sa mga aktibidades sa kasama sa problema ng bahay kalinga. Sanay na siya magturo dahil high school pa lang siya ginagawa na niya iyon. Katatapos lang niyang i-dismiss ang klase niya para sa araw na iyon. Ang leksyon nila ay kung paano magpaligo ng baby. Nagtungo sila ng mga estudyante niya sa kusina kung saan tulong-tulong sila naghahanda ng tanghalian. Naroon si Aling Nora at nilang nag-atas ng mga gagawin nila. Ang kanilang niluto ay salusalo na rin ng kanilang kinain sa mess hall. Katabi niya si Nanay Melba sa hapagkainan. Nasaya sila nagkukwentuhan habang kumakain. Tumawag sa akin si Madam Natalia kanina. Pagkukwento nito. Talaga ho? Kamusta naman siya? Mabuti naman. Medyo tumaba siya mula nang huli ko siya makita sabalit napakaganda pa rin. Ano ho ang sabi niya? Baka raw ho dumaan siya rito mamaya para bumisita. Ang pinag-uusapan nila ang pinakamasugid na patron ng Balay Kalinga na si Madam Natalia Guzman. Ito ang matriarka ng isa sa mga tinitingalang angkan sa lugar nila. Pasado alas 4 ng hapon, pumipil ang dalawang sasakyan sa tapat ng Balay Kalinga. Ang una ay isang SUV, ang ikalawa ay isang pickup na umaapaw sa grocery ang likuran. Umibis mula sa unang sasakyan ng sopistikal ang figura ni Madam Natalia. Hindi yan napigilan ang sariling humanga rito. Napakaganda talaga nito. Hindi ito posturyosa at simple lamang ang mga lahas na suot nito, subalit hindi maitatangging sa shawl ito. Siya, si Nanay Melba, si Mangkulas at Aling Nora, 10 ng mga wards ay nagtipon sa hagdan sa tapat ng bahay para salubungin ito. Magandang hapon ho! Halos panabay na wika nila. Magandang hapon din naman sa inyo. Mabini ang iting balik ni Madam Natalia. Natutuwa kami at naisip ninyong dalawin kami rito. Anang Nanay Melba niya. Tuloy ho kayo! Nang nasa loob na sila ay nagkanya-kanya na sila ng direksyon. Si Nanay Melba at si Madam Natalia ay sasalo na diretso. Naglakad na siya palayo sa mga ito nang marinig niya ang pangalan niya. Priya, ikaw ba yan? Sabi ni Madam Natalia. Pumihit siya at inalayan ito ng ngiti. Opo, ako nga ho. Aniya. Matagal na itong sumusuporta sa foundation. Bata pa lang siya, kilala na siya nito at nakita nito ang paglaki niya. Naalala niya nang maliit pa siya ay pirmi itong mayroong dalang imported na tsokolate para sa kanya. Kaya tuwang-tuwa siya rito. Halika muna at magkwentuhan tayo. Tumalima siya at lumapit dito. Naupo siya sa sofa sa tabi ni Nanay Melba. Hindi kita napansin kaagad. Kailan ka pa dumating? 3 weeks ago po. Dito ka na ba uling maglalagi? Umiling siya. Baka ho sa katapusan ay bumalik din ho ako sa Cebu para maghanap ho ng bagong trabaho. Kinuwento niya rito ang nangyari kung bakit nawalan siya ng trabaho. I'm sorry to hear that. Kung trabaho ang kailangan mo, matutulungan kita. Talaga ho? Yes, of course. I'm pretty sure I can find you a job in our company. Ano ba ang alam mong gawin? Marunong po ako mag-office work. That's good. We'll talk about this again, alright? Sige po. Nasiyahan siya sa alok nito. Mahirap ang makipagsapalaran. Walang katiyakang mahahakita kagad siya ng trabaho. Alam niyang maraming kumpanya ngayon ang freeze hiring dahil sa krisis sa ekonomiya. Hanggang maaari, ayaw niyang mabakante na matagal dahil may mga pangarap siya. Nais ang makaipon ng pera para sa Nanay Melba niya. Hindi na bumabata ito. At ang gusto niya ay kapag nagretiro na ito, maging komportable at maging hawang buhay nito. Gusto rin niyang magpunta ng bahay para dito sapagkat alam niyang hindi habang buhay maaaring tumira ito sa Balay Kalinga. Hindi siya nangangarap na magarabong bahay. Kahit simple lang ay ayos na. Ang mahalaga ay nasa pangalan ito ang titulo ng sagayon, may siguro na dito sa pagtanda.
Malaki ang mga hakbang na tinungo ni Nathan ang kanyang opisina. He just came from a business lunch in a restaurant nearby. Absolutely no calls, Luan. Saad niya sa kanyang assistant na madaanan niyang workstation ito na nasa labas lamang ng pinto ng office niya. Alam niyang overworked ito. Nag-mental note siya na mag-request sa HR department ng assistant nito. She deserved it. Okay, sir. Anito. Hanggang leeg ang trabaho naghihintay sa kanya at ayaw niyang magambala siya. Tumuloy na siya sa loob ng pinto. Pagkaupong-pagkaupo niya sa kanyang desk ay sinubsubagad niya ang atensyon sa market research ng bagong produktong pag-iisipan niyang ilunsad. Paglipas ng isang oras, tumulog ang telepono nakapatong sa desk niya. Nang sipatin niya ang screen ng aparato, nakita niyang galing sa local assistant niya ang tawag. Tiyak na hindi siya nito gagambalain kung hindi importante ang sasabihin nito. Pinindot niya ang hands-free button. Yes, Duan? Sir, nasa kabilang linya ho ang mother ninyo. He was right. There was nothing more important to him than his mother, and his assistant knew it. Put her through! Aniya. Saglit pa'y narinig na niya ang tinig ng kanyang ina sa kabilang linya. Sa hometown nila ito nakatira dahil mas gusto umano nito sa tahimik na lugar. He hated the fact that she lived far away from him. Kung siya ang papipiliin, mas gusto sana niyang nasa malapit ng ito para mas panatag ang loob niya. Maliit lamang ang pamilya nila at di pa close net iyon. Maliban sa mga kawaksi, wala na itong kasama sa bahay. His father died while back. Nasa grade school siya noon na magkaroon nito ng fatal heart attack. How are you, son? His mother asked. I'm good, ma. Thanks. Sinabi niya rito kung ano ng mga pinagkakaabalahan niya na halos trabaho ang karamihan. Pinapatay mong sarili mo sa trabaho, iho. You know what you need to do? You need to get married and start a family. Natawa siya sa sinabi nito. He was enjoying his bachelorhood so much and settling down was the farthest thing from his mind. Seryoso ko, anak. Hindi ka na bumabat at kailangan mo na lumagay sa tahimik. Isa pa, nasasabik na rin ako sa upo ko. Kailan mo ba ako bibigyan ng apo? Darating din tayo dyan, ma. Sabi na lamang niya. His mother grew quiet then. Pagkaroon nilang sandali nagsalita at uli, sa himig na nanansya. Are you still waiting for her? She asked. Hindi na nito kailangan pangalanan ang babaeng tinutukoy nito. Alam na niya kung sinong iniisip nito. Yun ay walang iba kundi si Tricia, ang nag-iisang babaeng inalok niya ng kasal. Alam nito ang kwento nila ni Tricia sapagkat hindi niya inilihim yun dito. Tricia was his longest girlfriend. They were engaged but things did not work out between them. It happened back around the time his father died. Nalulod siya sa mga bagong responsibilidad niya dala ng pagkawala ng ama niya. Ang resulta, hindi niya gaano nabigyan ng atensyon ng fiancé niya. She got herself mixed with the wrong crowd. Natuto itong gumamit ng pinagbabawal na gamot. Huli na namatuklasan niya kung ano nangyayari dito. Tuluyan na itong nalulong sa masamang bisyo nito. Sinisisi niya ang sarili sa nangyari dito. Tuluyan na itong nalulong sa masamang bisyo nito. Kung naning mas pangmagmadyag pa siya at tinukulan niya ito ng sapat na atensyon, marahil hindi nangyari dito ang sinapit ito. Maybe he could have caught things before they even started and Tricia would not have lost her way. Eventually, the two of them broke up. Ito nag-initiate ng hiwalayan. She told him she wanted to sort out her life first and she needed to do it alone. Nagdungo to sa Amerika at pumasok sa isang rehabilitation center doon. Sa loob ng ilang buwan, nawalan sila ng komunikasyon dahil pinagbabawal ng rehab center ang mga pag-ugnayan ng mga pasyente sa mga tagalabas. Nang sa wakas ay nakausap niya ito. Ang sabi nito, oras na matapos itong programa sa rehab center, ipagpapatuloy nito sa Amerika ang graduate studies na naudlot dahil sa vision nito. Papaano na tayo? Natatandaan niya ang tanong niya rito noon. Pagkatapos ay inamin niya rito na may pagtingin pa rin siya rito, na hindi naman nawala iyon at kung nais ito, gusto niya ipagpatuloy nilang nasimula nila. Hindi pa umano ito handang balikan ng dating buhay. Yun ang naging tugon nito. Hiniling nitong bigyan niya pa ito ng patahon. Ang sabi niya, oo. Ano pa ba ang pwede niyang sabihin maliban doon? Then one day, she called to tell him that she should start dating again. Unfair daw para sa kanya kung hihilingan ulit nito maghintay siya habang inaayos ito ang buhay niya. Ang gusto nito ay magkaroon sila ng open relationship. Sa madaling salita, ibinigay nito sa kanyang kalayaan niya na hindi niya hinihingi mula rito. Again, he agreed, but he did not start dating right away. His reason was simple. He just could not make himself see other woman. Ito ang mahal niya, at umaasa siyang maibabalik uli nila sa dati ang pagsasama nila. Sa kasawiang palad, nabalitaan niya mula sa kapatid nito na nagkaroon nito ng relapse at na-confine ulit sa rehabilitation center. Sa sumunod na mga taon, may kung ilang beses na naglamas-masok ito roon. Nadismaya siya sa takbo ng pangyayari, subalit nauunawaan niya ito.
Her mind may be determined to kick the habit, but her body was simply too weak to resist its pull. Eventually, he began dating again. He was but human after all. Huli sila nagkausap dalawang taon na nakakalipas. Nag-aaral na uli ito ng mga panahong yun at mukhang maayos ng lagay nito. Subalit wala pa rin katiyakan kung may kapupuntahan ang relasyon nila. Tinanong ulit niya ito kung papaano na sila. She said he wanted to live her life one step at a time. Hindi pa raw ito handa, pero sa oras na maayos na ito, ay babalikan daw siya nito. Kung sakaling may iba na raw siyang mahal pagbalik nito, maunawaan daw siya nito. It was a price she had to pay, so she just had to learn to deal with it. That was where he and Trisha stood at the moment. No, ma, I've stopped waiting for her. Tugon niya sa tanong nito. Hindi niya alam kung nagsasabi ba siya ng totoo. He had to admit he still had residual feelings for Trisha, but that didn't mean he was still waiting for her. The truth was, he was not really sure. What he was sure of was, he had not fallen in love with another woman since Trisha. It was not for lack of trying. Anong kahulugan niyon? That is good to hear, Iho. I'm glad you've moved on already. It's time you did. Anyway, the reason why I called you is because I want you to do something for me. Sure, what is it? I want you to give this girl I know a job. She went on and told him who the girl was. No problem, I will talk to Cathy about this. Ang tinutukoy niya ay ang HR manager nila. Thank you, Iho. I really like Priya and I want to help her reach her full potential. She is such a nice girl. Masipag at matalino siya kaya alam kong malayong mararating niya. It's alright, ma. You don't have to hard sell her to me. You're still one of the owners of the company after all. I'm just running it for us. I am not hard selling her, son. Nagsasabi lang ako ng totoo. Okay, enough about her. So, how are you? Pag-iiba niya sa usapan. Oh, I'm doing great. Ito naman ang kwento sa kanya ng mga pinagkakaabalahan nito. Marami itong charity works at yun naman ang mga kwento nito. His mother found happiness in helping other people. Ganoong tipo ito ng tao. Kahit nung maliit pa siya, ganoon na ito. He was glad to know that his mother seemed happy and contented, and that made him smile. Nakatanggap si Priya ng tawag mula kay Madam Natalia, dalawang oras pagkatapos itong dumalaw sa bahay Kalinga. Maikli lamang ang mensahe nito. Gusto nitong puntahan niya ito sa bahay nito para makapag-usap sila. Ganon nga ang kanyang ginawa. Pagkarang magbihis at magpaalam kay Nanay Melba, tumulak na siya patungo sa mansyon ng mga Yamzon. Isang sakay ng jeepney at isang sakay ng tricycle lamang ang distansya niyon mula sa kanila, kaya mabilis na natuntun niya ang destinasyon niya. Pinatuloy siya ng mayordoma. Sinamahan siya nito patungo sa greenhouse sa likod bahay. Nandun si Madam Natalia na kasalukuyang nagwiwisik ng tubig sa mga alaga nitong orkidyas. Nang makita siya nito ay ngumiti ito at ibinaba ang hawak na sprayer. Lumapit siya rito. Magandang hapon po, Madam. Magalang na bati niya. Nagtungo sila sa garden set sa hindi kalayuan at naupo roon. Nagpasilbi muna ito ng minanda sa kawaksi bago siya hinarap. Bueno, Iha. Kaya kita pinapunta rito upang sabihin sa'yo na nakausap ko na si Nathan. Alam niyang ang tinutukoy nito ay ang nag-iisang anak nito. Kakatwa ngunit di pa niya nakikita ang binata sa tanang buhay niya. Sa Maynila kasi ito lumaki at nag-aral. Kapag umuwi naman ito sa lalawigan nila ay hindi ito naglalagay na matagal at di rin ito naglalabas ng bahay. Siyang mamamahala ngayon ng aming kumpanya. Patuloy nito. Pagkatapos ay sinabi nito kung ano napag-usapan nito at ng anak nito. May trabaho na umano naghihintay sa kanya sa head office ng Guzman Beverage Company. Yun ang pangalan ng kumpanya ng pamilya nito. Talaga ho, madam? Tuwang-tuwa siya sapagkat hindi siya nito binigo. Nakangiting tumango ito. Oo, Iha. Ayon dito, office assistant daw magiging posisyon niya. Sinabi rin ito kung magkano sasahurin niya. Nalula siya sa halagang pinanggit nito. Tumataginting na 15 mil lamang naman iyon kada buwan. Para sa isang tulad niya na sanay sumahod ng 6,000 kada buwan, napakalaking halaga na iyon. Bibilang pa ng taon bago siya kumita ng ganong halaga. Sweldo na kasi ni isang manager mula sa isang prestigyosong kumpanya sa lugar nila. Abot-abot ang pasasalamat niya kay Madam Natalia. Masyado siyang na-excite na susweldohin niya kaya agad rumihisor sa isip niya na sa Maynila siya madedestino. Nang tumimo yun sa isip niya, kagat niya nabura ang ngiti sa mga labi. Kung sa kanya lang walang kasong tumira sa Maynila, doon pa sana yung gusto magtrabaho roon sabalit ayaw siyang payagan ni Nanay Melba. Masyado raw magulo doon at baka raw mapariwara siya. Tuloy sa halip na sa Maynila, sa Cebu siya napadpad. May pinsan kasi ron si Nanay Melba at sa bahay niya iyon nakikispisan. Alam niyang malaking dahilan iyon kaya si ito pinayagang magtrabaho sa Cebu.
Is there a problem, Priya? Tanong ni Madam Natalia. Marahil na po na nito ang pagkawala ng excitement niya. Maraming salamat, Madam, sa alok ninyong trabaho pero hindi ko humatatanggap iyon. Why not? Sinabi niya rito ang totoong dahilan na malamang hindi siya pahihintulutan ni Nanay Melba na lumuwas sa Maynila. Maaring pinangungunahan niya mga bagay-bagay pero kilala niya si Nanay Melba. Malaki ang posibilidad na hindi siya payagan nito. Siyempre po, kailangan ko pong respetuhin ang kagustuhan niya. Aniya, I understand, Iha. Answer me this. Do you want a job? Kagat labing tumangus siya. Okay, we will work things out. Ako na ang kakausap kay Melba. Tinutuon ni Madam Natalia ang sinabi nito. Sumama ito sa paghatid sa kanya sa balay kalinga at kinausap ito ang nanay niya. Naroon siya habang nag-uusap ang dalawa. Una muna inilahad ni Madam Natalia ang tungkol sa alok nitong trabaho. Pagkatapos ay nireassure nito ang nanay niya na walang mangyayaring masama sa Maynila. Naghahanap ako sa kaligtasan niya, Madam. Isa pa, saan siya titira doon? Tanong ni Nanay Melba. Don't worry, Melba. I will take care of everything. Malaki naman ang bahay namin sa Makati. She can stay there. I am sure my son wouldn't mind keeping an eye on her. Sa huli, walang nagawa ang nanay niya kundi pumayag, bagaman halatang napipilitan lamang to. Hindi nagtagal, lumalis na rin si Madam Natalia. Buong maghapon siyang hindi mapakali. Alam niyang hindi pa rin kampante ang loob ng kanyang ina sa napipintong pagluwas niya sa Maynila at nababahala siya. Makahapunan ay nagpa siya siyang kausapin to. Naisip niyang siya rin na mahihirapan kung ipagpapabukas pa niya ang pag-uusap nila. Tiyak na hindi siya makakatulog dahil sa pag-iintindi niya nito. Nay, alam ko kung hindi kayo kumporme magtrabaho ko sa Maynila. Simula niya. Naglalakad sila patungo sa staff house na nasa likod na bahagi ng compound sa balay kalinga. Ayos lamang ho sa akin kung ayaw ninyo. Kakausapin ko na lamang si Madam. Sasabihin ko sa kanya na nagbago ang isip ko. Patuloy niya. Naku anak, yan ang wag na wag mong gagawin. Baka masamain niya kung bigla kang aatras. Hindi naman ho siguro siya magagalit. Mabait naman si Madam Nay. Tiyak na maintindihan niya ho ako. Wag na anak. Alam kong gusto mo rin magtrabaho sa Maynila. Pero ayaw niyo ho. Nagbuga ito ng hangin. Malaki ka na at buhay mo yan, Priya. Kung sa tingin mo yan ang pinakamabuting hakbang, binibigay ko sa iyong basbas ko. Hindi ho kayo galit sa akin? Ba't naman ako magagalit? Naunawaan ko may pangarap ka rin. Naunawaan kong kailan mo rin gamitin ang mga pakpak mo. Pero hindi mo mayaalis sa akin na mag-alala ko sa iyo. Ibig sabihin po ba'y talagang pumapayag na kayo? Alam niya kung ano nag-udyok dito na umoo. Kaya, Madam Natalia kanina. Siyempre nahihiya ito sa ginang. Tila lalabas na wala itong natiwala kay Madam kung igigit itong pagtanggi. Ganun na lang katuwang nadama niya na nakangiting tumango ito bilang tugon. Salamat po, Nay. Nagyakap silang mag-ina. Habang nakayakap dito ay napuno ng pananabik ang dibdib niya. Isang bagay lang ang nangibabaw sa isip niya at yon ay ang magiging Manila girl na siya. Ang saya! Hindi na siya makapaghintay sa bagong kabanata ng buhay niya. Ano kaya ang naghihintay kay Priya sa Maynila? Maramdaman kaya niya ang matagal na niyang pinapangarap? Ang makapamuhay sa lungsod. Yan po ang ating aalamin sa susunod na kabanata. Maraming salamat po!